Ako'y pastol na nabuti, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkos pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po'y araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga hiling at panalangin. Sa iba po sa atin, araw ng pamamahinga, long weekend na naman at Mayo 1 bukas. At sa lahat naman, may pasok man o wala, nagtatrabaho man o hindi, pumapasok man o hindi, araw po ito ng ating pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman po, bilang pagkilala sa ating Panginoon at Diyos, palakpakan po natin siya. Alam nyo kasi kung paano kayong kilala ng isang tao. Minsan, pag malapit na malapit kayo, meron kayong sariling wika at pananalita. No? Yung mga magbabarkada dyan, magkakatropa. No? Pag sinabing alam na, no? Alam nyo na yan. No? May gagawin kayo kapag ganitong oras o kapag may nagsabi ng ganito, susundin ninyo. Kapag may taong malapit sa atin, sinasabi natin kung kilalang kilala niya tayo o kilalang kilala natin sila, minsan pupunta, tawag pa lang sila. Alam mo na ang kailangan, alam mo na ang sasabihin. Kung magkikwento sila o mag-aaya na kumain sa labas, alam nyo na ang mangyayari. Isang magandang
karanasan para sa atin ang may mga nakakakilala sa atin. Sabi nga nila, sila yung mga marunong mag-adjust sa ating pagkatao. Eh yung mga hindi pa tayo masyadong kilala, mahihiya-hiya pa yan, o tayo pa yung mahihiya sa kanila na magsabi ng iniisip natin o ng sinasabi natin o yung pangangailangan natin. Pero yung kilalang kilala tayo, alam na niya. Pare, mare, usap naman tayo, handa yung magbigay ng oras. O kung hindi man, pwedeng bukas na lang. May pinagdaraanan din ako. Yung pagkakakilala ay bahagi ng ating karanasan na para bang nakikita ng ibang tao yung isip at puso natin na hindi kapareho ng sa iba. Kaya lang minsan nagagamit natin sa masama. Pag sinasabi natin, hindi, kilala ko yan, kilala ko yan. Lalo na kapag sikat na tao, eh, siyempre, gagamitin nating ticket yon para makapunta sa kanya, para magkaroon ng mga pribilehiyo. No? Kahit minsan, di naman talaga tayo kilala, nagpapanggap pa tayong kilala nila. No? Yung pagkakakilala ay isang tanda ng malalim na pagsasamahan. O kung lalaliman pa natin, higit na malalim na pag-ibig ng magulang sa anak, ng mga magkakaibigan, ng mga magnobyo, ng mga mag-asawa, ng bawat kapwa. At bakit ko po binalikan ng ganitong karanasan? Ang atin pong mabuting balita ngayon ay tungkol sa ating poong Hesus Nazarenong mabuting pastol. Minsan din natin nauunawaan yung ibig sabihin nun kasi wala namang tupa o malaking pastulan dito sa Pilipinas. No? Masikat tayo sa baboy, sa baka, sa kabayo. No? Wala tayong masyadong tupa kasi siguro yung panahon natin eh, hindi akma para sa mga tupa na magparami rito. No? Gayun man, may ibang lugar na nakakapangalaga ng tupa, no? Sa mga malalayo at sa malalamig na lugar dito sa Pilipinas. No? Pero yung katotohanan ng pagiging pastol o ng mabuting pastol ayon sa pagbasa ay isang pastol na nangangalaga ng mga tupa na kilala ang bawat tupang inaalagaan niya. Kasi hindi yan po tulad ng kung paano tayo mag-alaga ng mga hayop ngayon, 'di ba? Nakakural, isa-isang papakainin, no? Noong mga panahong iyon, ang mga pastol, yun lang ang ginagawa. Binabantayan lang ang mga tupa. Kaya sa buong magdamag, kung yun lang ang kasama mo, talagang makikilala mo ang bawat isa. Papangalanan mo pa para ikaw hindi ka makalimot. O yan, si Spotty. Kasi meron siyang itim na spots dun sa ilalim ng kanyang leeg, no? O yan, si Tapang, kasi kung saan-saan nagpupunta. Parang yung sa mga nag-aalaga ng mga aso't pusa ngayon, pag marami kayong alaga, may bawat pangalan kayo, alam niyo yung ugali ng bawat isa. E paano pa kaya sa pastol na yun lang ang trabaho magdamag? May malalim siyang pagkakakilala. At iyon po ang imahin ng ating poong Hesus Nazareno na pinakikita ngayon. Itong poong ito, sinasabi niya sa atin ngayon, kilala niya tayo. Siguro higit pa sa pagkilala natin sa sarili natin. Alam niya yung gusto natin, alam niya yung mga ayaw natin, alam niya yung mga tunay na pangangailangan natin na hiwalay pa sa gusto natin. Hiwalay pa sa mga nais lang natin. Alam niya yung mga pangarap natin. Alam niya yung mga panaginip natin sa buhay. Alam niya rin higit sa lahat ang ating mga hahantungan. At umaasa siya na yung tunay na hahantungan natin, ay yun naman talagang pupuntahan natin sa huli. Pabalik sa Kanya.
may malalim na pagkakakilala ang Diyos sa bawat isa sa atin at sa ating lahat bilang isang bayan. At dala lang ito ng pananampalataya, no? Kasi ilan tayo ngayon? 800 sa loob. Mugit kumulang. Meron pang nasa labas. Para bang imposible namang makilala ng isang tao ang lahat ng ito, no? Ako nga bilang pare, hindi ko kayo makilala lahat, eh. No? Kitang-kita ko na kayo, pero sa mukha lang ang pagkakakilala ko sa iba. Yung iba kilala ko kasi matagal ko nang nakakausap. Pero dala ng ating pananampalataya, alam natin na ang Diyos sa ating pangungusap sa Kanya, sa paglikha Niya sa atin, sa pag-araw-araw na paggabay Niya sa atin, hanggang sa bituka, alam Niya kung sino tayo. At dahil alam Niya kung sino tayo, dalawang bagay lamang po ang panawagan sa ating pagpapakinig at pagninilay kay Jesus bilang mabuting pastol na kilala tayo at gumagabay sa atin. Una, tiwala. Kasi kung kilala naman natin ang isang tao, hindi ba't pinagkakatiwalaan natin yung mga salita niya? Kahit minsan sinasampal na tayo ng katotohanan, alam natin na sinasabi niya yung mga bagay na yun dahil sa tiwala. At dahil nagtitiwala tayong alam niya ay ang nakakabuti para sa atin. Ginagabayan tayo, sinasamahan, minamahal. Kasi alam natin na hindi tayo pag-iisipan ng masama, no? Pero na lamang kung traitor siya o paasa. Pero ang Diyos, malalim ang pagkakakilala sa atin. Kaya kapag dinadala tayo sa mga sitwasyong hindi tayo pamilyar, kung minsan may pinagdarasal tayo, hindi naman yun yung gusto natin. Iba yung ibibigay. O hindi niya ibibigay sa panahong gusto natin. May tiwala pa rin ba tayo na kung anumang ipagkakaloob niya, kung saan man niya tayo dadalin, ay bunga ng isang malalim na pagkilala kung sino at ano tayo. May ganun ba tayong malalim na tiwala sa mabuting pastol sa mga panahong tayo'y hinahanap siya? Sa mga panahong tayo'y pakiramdam natin may mga mahihirap na bagay tayong dapat pagdaanan. Mga krisis sa buhay. May ganun ba tayong tiwala? At ikalawa, kung ganito kakilala tayo ng Diyos, ng ating poong Hesus Nazareno, tayo rin ba kinikilala natin ang ating poong Hesus Nazareno? Ang nais lang niya sa atin ay mabuhay ng mabuti, ng ayon sa pananampalataya, ng mamuhay, ng may katarungan, ng may pagmamalasakit, nang may iniisip ang kapwa. At kung kilala niya talaga tayo, dapat matik na sa atin yun. Kasi may mga pagkakataong minsan, kilala natin siya sa loob ng simbahan, pero paglabas natin, pagtrabaho, pagpera, pag ibang bagay na pinag-uusapan, huyo na ang Diyos. Ibang usapan na siya. Para siyang kabit. No? Nawawala. Kilala ba natin siya? At yung malalim na pagkakakilala ba natin ay bumubuo din sa ating pagkatao? Dahil katulad ng isang taong kilala at minamahal natin, dapat yung ating pananampalataya sa Diyos ay humuhugis at bumubuhay sa ating pagkatao. Kaya nga yun ang panawagan. Tuklasin natin ang ating bokasyon. Lahat tayo tinatawag sa banal na pamumuhay. Kapag sinabi natin bokasyon, hindi lang yan pagpapari. Bawat isa sa atin, tinatawag ng Diyos sa isang natatanging pamamaraan ng pagiging banal. At sana sa araw-araw nating pamumuhay, matuklasan natin ito. Nang isa itong pamamaraan ng pagiging
malapit, pamamaraan ng malalim na pagkilala, pamamaraan ng pag-ibig sa Diyos na gumagabay at umiibig sa atin bilang mabuting pastol. Naway pagkatiwalaan natin siya, naway kilalanin natin siya sa ating buhay. Poong Jesus Nazareno, mabuting pastol na muling nabuhay, maawa ka sa amin.